have a destiny. Lord, sige po, taas natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Panginoong Diyos, hindi po kami nagkamali ng desisyon. Ibinigay namin, Panginoong Diyos, una at higit sa lahat ang aming buhay, ang aming puso at isip sa iyo. Ikinilaga po namin ang mga araw at mga oras na ito para sa iyo at para sa iyong mga salita. Tunay nga po ang mga ikaw ang may sabi na kapag inuna namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, ibibigay mo, Panginoon, higit pa sa aming mga ina at sa ahan. Kaya po, Diyos, alam namin naman na dakilang bagay ang magaganap sa amin. Dakilang bagay ang naghihintay sa amin, Panginoon. Dakilang bagay ang mga darating sa amin. Hindi lamang po sa amin, maging sa aming mga mahal sa buhay. Sa mga taong aming ipinapanalangin. Lahat ng magandang hangarin namin, layunin mga magagandang pangarap, ay binigyan mo ng katuparan at patuloy mong bibigyan ng katuparan. Kaya po, Ama, bukas ang aming puso at isip sa araw at oras na ito. At sa mga susunod pang mga oras at mga araw, mangusap ka, dakilang Diyos. Gumawa ka ng mga dakila at mga mabubuting bagay na higit pa po sa aming inaasahan gaya po ng iyong mga pangako. At tunay nga po, Ama, ito yung ginawa na at gagawin mo pa. Ugasan niyo po ang aming mga puso ng iyong makapangyarihang dugo. Ugasan din ninyo ang lugar na ito ng iyong makapangyarihang dugo. At ang mga kapatid naming wala pa sa lugar na ito, ligligin niyo ang kanilang mga puso at isip. Tanggalin niyo rin po, O Diyos, ang lahat ng hadlang upang sila po ay hindi makadalaw sa lugar na ito. Maraming maraya pong salamat, dakilang Ama, ibinabalik namin siya ang lahat ng karangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang bawat sa'yo magsabi na, Amen. Talagpakan natin ang malakas ang Panginoon sa buhay. Yan, sabi mo sa katabi mo, hindi mainit. Walang electric pa natin, ah. Walang dalawa electric pa natin, bira. Napakaganda ng church natin dito sa Gimba. Mga electric pa natin, mga sira-sira. Tapos dapat sa pagdalo ninyo, yung mga kapatid natin may electric pan, dapat sinama ninyo ang inyong mga electric pan. Okay, sabihin mo sa katabi mo, huwag na akong kausapin. Sige, kalapit ang mga katabi mo, huwag mo na akong kausapin. Makikinig ako. Okay. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo chapter 4, verse 4, verse 1 hanggang 4. Matthew chapter 4, verse 1 hanggang 4. Yan, nakita na ninyo? Mateo 4, 1 hanggang 4. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell the stones to become bread. Sabihin mo, kalabutin mo na katabi mo, huwag mo na akong kausapin, makikinig ako. Yeah. Jesus answered, It is written, Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.
Pakisabi po natin, ang tao, ayon sa nasusulat, ay hindi lamang dapat mabuhay sa pagkain, kung hindi, sa bago salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ayan, dito po sa kalagpan ng Mateo, chapter 4, verse 1 hanggang 4, makikita po natin si Jesus Christ, nag-fasting siya. Nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Apat na pong araw at apat na pong gabi siyang nag-ayuno. Anong ibig sabihin nun? Hindi po siya kumain. Ano po? Isipin mo, apat na pong araw at apat na pong gabi, siya ay hindi kumain. Yung oras na iyon ay binigay niya para makaniig ang ating Panginoong Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Mga minamahal, dapat ho bilang isang tao, eh kinakailangan tayo po ay magbigay ng oras, ng panahon sa ating Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ay apat na pong araw at apat na pong gabi na hindi kumain. At sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi na hindi kumain, siya po ay hindi nagutom. Pakisabi, hindi nagutom. Pagkatapos ng apat na pong araw at apat na pong gabi ng kanyang pag-aayuno or fasting, saka lamang siya nagutom. Mga minamahal, listen very carefully. Kapag ikaw ay nagdeklara, ano po, na ikaw ay mag-aayuno, na ikaw ay magpa-fasting, na ikaw ay makikipagniig sa ating Panginoon, hindi ka po magugutom. Amin po. Amin po ba? Listen very carefully. Para po sa mga nagpa-fasting at mga gustong mag-fasting. Pag magpa-fasting ka, at diniklara mong fasting ka, hindi ka magugutom. Pagkatapos ng pag-aayuno mo, pagkatapos ng fasting mo, sa kalakalang magugutom. Amin po ba? Naunawaan ninyo ako. Yan. Kunyari, magpapasing ako ng 40 days, so hindi ko magugutom. Merong sustenance sa ating Panginoon. Isustain ka ng Lord. Nakuha po ba natin? Pag nasinabi mong tatlong araw, hindi ako kakain, hindi ka magugutom. Hindi ka magkikrave for food. Pagkatapos ng fasting mo, saka ka lang magkikrave ng food. Naunawaan po natin. Sino po natin nakakaranas ng mag-ayuno? Yan. Sino yung mga gustong makaranas ng pag-aayuno? Yan. Okay. Ano ba yung pag-aayuno? Ang pag-aayuno ay, sabi mo sa katabi mo, huwag mo na akong kausapin, nakikinig na ako. Ang pag-aayuno po ay pag-iwas sa pagkain. Minsan kasama na rin yung pag-iwas sa tubig. Naunawaan natin. Minsan naman, ito ay pagbawas ng pagkain. O kung makadalasan talagang pag-iwas na sa pagkain. Pero meron din namang tinatawag nating fasting na pag-iwas sa maraming bagay. Although yung fasting na tinuturo ng Biblia ay patungkol sa pag-iwas sa pagkain, pero yung fasting din na tinutukoy ay pag-iwas din sa maraming bagay. Amin po ba? Kagaya ngayon dito, kami taga Maynila. So wala kami sa Maynila ngayon. Amin po ba? So babalik pa kami, baka linggo na ng hapon. O yung iba naman ay Saturday na ng umaga. Amin po ba? So ibig sabihin, merong iniwasan, merong iniwanan, merong nilayuan. Tama po ba? Okay. So ibig sabihin, ang pag-aayuno ay pag-iwas, paglayo, pansamantala. Pakisabi, pansamantala. Sa anong mga dapat mong iwanan o iwasan? Naunawaan natin. Kagaya po nitong ating camp na ito. So, meron tayong pag-iwas. Amen? Meron tayong pag-ilag, meron tayong paglayo. Sa kung ano man yung ating iniiwanan, iniiwasan, nilalayuan, or iniilagan.
halimbawa kami, so pansamantala, yung aming mga comfort zone, di ba, iniwan namin. Amen po ba? Yeah, pansamantala, nandito kami. Amen po ba? Kahulan, di ba? Oh, di ba dapat naka-aircon kayo ngayon? So, hindi kayo naka-aircon. Dapat hindi kayo pinapawisan ngayon, pinapawisan kayo, tama. Dapat hindi kayo nagpapaypay ngayon, pero paypay kayo ng paypay, tama. So, may pagtitiis kayo, amen po ba? Oh, yun yun. Kasi kulang ng electric fan. Kasi hindi ayos yung pag-aasigaso. Kung pag-aasigaso, hindi tayo map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 
Tapos na tayo. Tama? Ang ganit yun. Pero gusto kong sabihin sa inyo, yung pawis natin ang bango-bango. Ang grabe. Yung mga pawis natin, pagkatapos ng tab na ito, ipunin ninyo. Pwede nyo na ibenta as perfume. Ay, mabili yan. Napakamahal yan, sa totoo lang. All natural. Amen ba? Ganun yan. Tsaka, ikaw mismo, personal, huwag ka nang mag-perfume kasi yung lumalabas sa'yo, okay na yan. Mabango-mabango na yan. Glory to God. So ngayon, binibiro ko lang kayo. Alam ko, napakahirap mangaral ng mainit. Napakahirap pakinig ng mainit. Tama po ba? Hindi tayo makapag-concentrate. Pero ganun pa man, sabihin mo sa katabi mo, pagtitiisan ko ito. So, may mga minamahal, si Kristo ay pansamantala iniwasan ang pagkain. Kapag meron kang ninanais para sa Diyos, meron kang iiwasan pansamantala. O meron kang iiwasan na ng tuluyan. Amin po ba? Halimbawa, nais mong pumasok ng langit. Natural, ano ang mga iiwasan mo na hindi lamang pansamantala ng tuluyan? Di ba ang mga bisyo at kasalanan? Iiwasan mo na ng tuluyan yun. Bagamat masarap ang mga bagay na yon na iyong kinamulatan, pero iiwanan mo na yun. Hindi lang pansamantala ng tuluyan. Tama po ba? Ang mga maling kinaugalian, mga maling kinamulatan, iiwasan mo na yan ng tuluyan. Bago ako nakakilala kay Kristo, meron akong mga kaibigan. At ang mga kaibigan ko ay meron pang mga kaibigan. Kaya yung kaibigan ko dumami. Tama? Ako'y may mga kaibigan at yung mga kaibigan ko may mga kaibigan. So dahil dito, dumami kaibigan ko. Kasi yung mga kaibigan ko na meron pa silang kaibigan, naging kaibigan ko rin. Tama po ba? Naunawaan natin, sino nakakaunawa? Pamalakpak ng malakas. Ayan. Ako ay may kaibigan at yung mga kaibigan ko meron pang kaibigan, kaya yung mga kaibigan nila naging kaibigan ko rin. Ganun. So dumami yung mga kaibigan ko. At dahil dito, marami akong lugar na napuntahan. At dahil dito, marami rin akong natutunan ng kasalanan. Amin po ba? Ngayon, hindi sinasadya. Nakita ko yung aking pinsan. At yung aking pinsan na kasama ko sa panonood sa mga live band, yung mga tugtugang hindi naka-video, hindi naka-TV, hindi sini, mga tao na tumutugtog. At habang kami nanonood sa mga live band na yan, yun yung paborito namin eh. Kami ay umiinom ng alak. Nakikinig pa po ba tayo? Yan. Habang nanonood kami ng mga live band, uminom kami ng alak. Yun yung pinaka masasabi namin ng pinsan ko na kaibigan ko rin at the same time na paborito namin. Kasabay pa ng mga kaibigan ko pa na iba't iba pang mga paborito rin namin. Pero yung pinsan ko, ang nakita ko na isang araw,
Nagulat ako, hindi na siya umiinom ng alak. Hindi na. Nagtaka ako. Kasi hindi na siya umiinom eh. Nakakapagtaka. Samantalang umiinom siya ng alak at magkasama kami sa mga live band. So para akong nahamon, at talagang hindi lang para, nahamon talaga ako. Anong nangyari sa pinsan ko at hindi na siya umiinom ng alak? Yung pala, nagkaroon siya ng realisasyon, amen, na gusto niyang magbagong buhay. May tao pa ho ba rito? At pagkatapos ng buhay niya sa mundong ibabaw na ito, gusto niyang pumasok ng lahi. Kaya naman, nagkaroon din ako ng pagnanasa na sumama sa kanya sa mga ganitong gawain. Magamat aminin ko na yung ganitong mga gawain, hindi ko siya kinamulatan, hindi ko siya kinaugalian. Iba ito sa kinaugalian ko, iba sa ito sa kinamulatan ko. At sa katotohanan lang, sa pagdalo-dalo ko sa mga ganitong gawain, ay andun talaga yung persecution. Ang sinasabi sa akin ng mga mahal ko sa buhay, bakit mag-iiwanan yung ating relihiyon? Dito na tayo pinanganak, dito na tayo mamamatay. Sabi ng ganoon. At doon yung panunulid siya, andoon yung persecution, andoon yung pagpipigil. Pero nagpatuloy ako. Pakisabi, nagpatuloy. Sapagkat yung nakita kong pagbabagong buhay ng pinsan ko, napakaganda nun. Iwas gastos na, iwas hangover pa, tama. At iwas pa sa pagpunta sa impyerno. Ewan ko ba ang alak hindi masarap sa totoo yan? Walang alak na masarap ang lasa. Lahat ng alak hindi masarap ang lasa. Amin po ba? Pero hindi ko maintindihan bakit ito ginugusto ng marami. Yung hindi naman masarap ang lasa, ginugusto ng marami. Kalabit yung makatabi mo, sabi mo, sa ang gandang lalaki sa harap ang tingin. Ganoon. So ngayon, sa patuloy kong pagsama sa kanya, nagkaroon akong pagnanasa na patuloy na magbasa ng Bible. Nagkaroon ako ng pagnanasa na patuloy na umaawit ng mga papurit pagsamba sa Diyos, tumugtog ng mga papurit pagsamba sa Diyos. Amin po ba? Ngayon, yung mga iba ko pang kaibigan pinsan, yung mga iba ko pang kaibigan ng mga naging classmates, at kaibigan ng mga classmates ko, kaibigan ng mga pinsan ko, kaibigan ng mga kaibigan ko, nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Wala silang planong magbagong buhay. And listen very carefully. Nag-decide ako, layuan na ng tuluyan ang mga kaibigan kong iyon. Hello! Bakit? Sapagkat hindi sila makakatulong sa akin. Gusto ko ng magbagong buhay, gusto ko ng magtuwid ng landas, gusto ko ng pumasok ng langit. Oo, magkakamag-anak kami at patuloy ang aming pagiging magkamag-anak at hindi ko aalisin yun. Pero hindi na ako sumasama sa kanila, sa kanilang mga maling gawain. Nakunawaan niyo ako? Sinong nakakaunawa kung malakpak sa Panginoon? Yung mga kaibigan ko na kasama ko sa kalokohan, sa pagiging pilyo, tuluyan ko na kainiwanan. Ang ibig sabihin, patuloy ko pa rin silang mga kaibigan, pero sa mga maling gawain nila, hindi na ako sumasama pa. Amin po ba? Kaya sabi ko sa inyo, sa buhay nating ito, meron kang iiwanan pansamantala, pero meron kang iiwanan na ng tuluyan ng lubusan na. Amen! May tao pa ba rito? Amen! O, halimbawa, nagkaroon ka ng kasintahan. O, eh pagkatapos, nag-break na kayo. Amen ba? May tao pa ba rito?
Tapos nagkaroon na siya ng kasintahan. Oh, isisiksik mo pa ba yung sarili mo sa kanya? Natural, hindi na. Gagawin mo na lang siyang kaibigan. Tama. Pero iwasan mo na siya ng lubusan. Tama. Ano sumasagot? Kasi masasaktan ka lang eh. Dahil alam mong meron na siya. Amen. Ano sumasagot? At siyempre, maghihintay ka na lang ng para sa'yo. No? Huwag kang maghahanap. Maghintay ka lang. Pakisabi maghintay. Kasi kung saan namang dumarating yun eh. Sa ayaw mo, sa gusto. Tanungin niyo yung mga merong asawa dyan. Hindi naman nila hinanap yung napapangasawa nila eh. Kung saan namang dumating yun eh. Yung iba nareto. Ng mga mahal nila sa buhay. May tao pa ba? Ngayon, pag nakita mo na yung mapapangasawa mo at napangasawa mo na, stick to one ka na. Di ba? Kasi pag hindi ka nag-stick to one sa asawa mo, yung asawa mo magsusumbong sa FB yan. Di ba? Alam mo, tayo ang sumbungan natin FB. Pag hindi faithful yung asawa natin, magsusumbong tayo sa FB. Sabihin natin sa FB, hindi makontento, hindi makontento. O, ganun. Di ba? Ganun yun. Di ba, meron, di ba? Di ba, ito, totoo, ito. Nabigo, nagmahal. Nabigo, nasaktan, nagsumbong sa FB. Tapos sa FB, nagsusumbong yan. Di ba? Bakit ganun? Minahal ko naman siya ng lubusan. Halos lahat-lahat ay binigay at ginawa mo, pinagkatiwala mo sa kanya. Kalaun-launan ay iiwan ng kalampala niya. Di ba? Ando, makikita ko sa FB yan, nagsusumbong sa FB. Kaya ang masasabi ko sa mga nasaktan, nabigo, di ba? Eh, naluan mo na yan. Tama? Luyo mo na ng lubusan kasi masasaktan ka lang eh. Huwag mo nang ipilit pa yung mga bagay-bagay na alam mong hindi naman para sa'yo. May tao pa ba? Palakpakan natin, Lord. Kaya sabi ko nga sa buhay na ito, meron kang pansamantalang iiwanan, meron kang habang buhay na iiwanan lang. Kaya yung pag-aayuno ay pansamantalang pag-iwas sa maraming bagay, maging sa pagkain upang sa ganoon ay makapag-concentrate sa Diyos. Amen. Kagaya ng camp natin ngayon at nagpapasalamat tayo sa nagpahiram sa atin ng lugar na ito. Palapakan nga natin ng Lord sa mga nagpahiram sa lugar na ito. Sa mga malakas sa palakpak, salamat sa Panginoon sa kanilang buhay. Salamat po. Eh, itong panahon itong ginugugol natin na ilang araw na ito, ito naman ay para sa ating Panginoon. Amen. Yes. Aminin ko sa inyo, di kapi na kami umalis kagabi. Dumating kami, madaling araw na. Pero, minasikaso ko yung mga patiran, pero ako hindi patulog. Tinawagan ko pa si Pastora Elma, para asikasuhin ang mga dapat pang asikasuhin, especially yung campers coming from Manila. Tama po ba? Nakikinig po ba tayo? Yeah. Si Jesus Christ ay pansamantala. Umiwas kung ano yung mga dapat niyang iwasan. Ang camp na ito, pansamantala, iiwas tayo sa maraming bagay para sa lugar, para sa gawain ngayon. Amen? Meron tayong mga sacrifices para sa gawain ngayon. At kami nga, mas matindi sa sacrifices namin kasi galing pa kami ng Maynila. At madaling araw na kaming dumating, hindi pa rin ako natulog kasi ginabayan ko pa. Tinawag ako si Prakasir, doon kami bumagsak sa church eh. Yung mga kapat natin bumagsak din sa church, sumuloy na sila rito. Tinawagan ko siya para magbigay pa ng instruction. At gusto kong sabihin sa inyo kanina pagising ko, ang sakit talaga ng ulo. Pero alam nyo ba na sa kabila ng sakit ng ulo ko, tumayo pa rin ako. Amen? At salamat sa Panginoon yung sabay, pagtayo ko, nawala ang sakit ng ulo ko. Amen? Palakpakan natin si Lord.
Hindi naman ang palakpak natin kay Lord. Ayun. So mga minamahal, anong ibig kong tukuyin? Sa Jesus Christ, pansamantala, ay umiwas sa pagkain. Just for the meantime. Pero pagkatapos nito, siya rin naman ay babalik. Amen po ba? Sa pagkain. Tayo rin ay umiiwas ngayon pansamantala sa dapat iwasan. Pero pagkatapos ang babalik ulit tayo rin. Amen. Babalik ulit sa trabaho. Babalik ulit sa pag-aaral. Babalik ulit sa negosyo. Tama. Ano naman tao kung saan-saan nakatingin? Andito yung magandang lalaki sa harapan. Kaya ano yung mga tabi mo sa harap? Sa magandang lalaki harap, sa harap ang tingin. At habang tinitingnan mo, lalong gumagandang lalaki. May tao pa pa. So ngayon, ibig kong tukuyin, dito may pansamantala tayong pag-iwas. Pero sa mga bisyo at kasalanan, tuluyan na natin iiwanan yan. Tama. Ang mga maling kaibigan, maling barkada, tuluyan na natin iiwanan. Amen. At yung mga nakasakit ng puso natin, may tao pa ho ba rito? Yung mga nakasakit ng damdamin ng puso natin, yung mga hindi natin ka-forever, limutin na natin yun. Tama? Walang sumasagot. Yan, palakpakan natin si Lord. Yan. Pero alam niyo, napakaraming tao, hinahanap nila yung ka-forever nila. Alam mo, dapat sa totoo lang, gusto kong sabihin sa inyo, ang ka-forever natin, hindi natin dapat hinahanap yan. Alam niyo ba na kusang dumarating, yung pakisabi kusang dumarating? Yan. Hindi mo kinakailangan hanapin pa. Darating at darating yan eh. Amen po ba? Naniniwala ba kayo ron? Naniniwala ba kayo sa soulmate? Hindi. Niniwala kayo na tayo raw eh may mga ka-soulmate tayo? Ha? Sinong naniniwala? Taas ang kamay. Sino yung hindi? Yan. Pero ako, ang paniniwala ko, meron talagang babae at lalaking nakatalaga para sa atin. Tama? Lalo na kung Christian tayo. Ang kinakailangan na lang natin ay maging o yung discernment natin, pairali natin. Nakikinig pa huwa tayo. Pakisabi discernment. Alam ba, ano ba ibig sabihin ng discernment? Yung pagpili ng tama. Kailangan mapili natin kung ano yung tama. No? Kasi kung hindi natin mapipili yung tama, mamaparawara tayo eh. Naunawaan ninyo ako. May tao pa ho ba rito? Pag hindi natin napili yung tama, mapapangasawa natin, mamapariwara lang tayo. May tao pa ba? Walang sumasagot. Yan. Kinakailangan yung mapapangasawa mo, magpapag-aasawa pinag-uusapan natin. Siguro, marami nang gustong mag-asawa rito. Kasi pag nagkamali ka ng mapapangasawa, mapapalayo ka sa Diyos eh. Tama? Hindi lang ng asawa ha. Anything na magkaroon ka ng maling pagpili, naunawaan natin, mapapalayo ka sa Diyos. Naunawaan natin. Lakpakan natin sa saglit ang Panginoon. Sa aklat ng Proverbs 12:26, puntahan natin ito. Sa Proverbs 12:26, makikita natin ang katotohanan ito. Kawikaan 12:26. A righteous man is cautious in friendship. Ang matuwid na tao ay nagiging maingat sa pagpili ng kaibigan. Proverbs 12. Tama ba ako? Ano ba yung binasa ko? Yan. Proverbs 12.
A righteous man is cautious in friendship. Ang matuwid na tao ay pinipili ang kanyang kaibigan. Alam mo, sa buhay na ito, napakahalaga na meron kang kaibigan. Tama. Yes. Alam niyo kung bakit maraming hindi nakakatapos ng pag-aaral? Wala siyang kaibigan nag-encourage sa kanya para makapagtapos siya ng maayos ng pag-aaral. Yes. Kung bakit ang isang tao hindi tumaas yung grade niya o hindi siya nagka-honor, wala siyang kaibigan na nag-encourage sa kanya na para magkaroon siya ng mataas na grade at honors. Right? Amen? Yes. Bakit marami nagkakaroon ng depression at nagkakaroon ng suicidal tendency? Because no one is encouraging him or her na umangat sa kanyang kinalalagyang problema. May tao pa ba? And brethren, every one of us is in need of a friend, I tell you. And no one is an island. Hindi ka pwedeng mabuhay sa mundong ibabaw na ito nang wala kang kaibigan. That's true. And if you will, no? Kung ikaw ay pipili, if you will choose a wrong friend, that wrong friend will cause you to fall. Ibabagsakan yan. Pero pag nakapili ka ng mabuting kaibigan, iaakyat ka niyan. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. At gusto ang sabihin sa lahat, listen very carefully. Hindi lamang ang mga kabataan ang nangangailangan ng kaibigan. Yes. Maging ang mga edad na ay nangangailangan ng kaibigan. Tama? Kasi akala natin ang mga kabataan lang nangangailangan ng kaibigan. Hindi. Kahit ang mga maedad na ay nangangailangan ng kaibigan. Tama? Yes! Kasi kung magkaminsan, si nanay, si mami, may problema kay mister niya. Sino ang mapagsasabihin niya? Sino ang mapagpapayo sa kanya? Kung wala siyang kaibigan. Saan mapupunta si mami? Pwede, magsusugal na lang yan. No? O si daddy? Si daddy, pag walang problema yung kay mami, oh, at wala siyang mapagsabihan ng kanyang problema, walang magpapayo sa kanya, oh, saan napupunta si daddy? Sa beer house. O kaya naman, mag-iinom na lang yan. May tao pa ba? Kaya tanong ang sinasabi ng Biblia, Proverbs 12:26, a righteous person, no, choose the right friend. Kaya, may mga kaibigan ka na kaibigan mo sila na hindi ka pa Kristiyano, pero pag naging Kristiyano ka na, dapat yung mga kaibigan mong iyan, kunyari may mga kaibigan ka na hindi pa kayo Kristiyano. Ngayon ang naging Kristiyano ka na, ito na yung mga kaibigan, ito mga kaibigan mo ito, ang gawin mo, dalhin mo kay Lord. At pag dinadala mo kay Lord, ayaw nilang magpadala kay Lord, nakikinig pa ho ba tayo? Ito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan, please. Kahit na anong mangyari sa paligid, kahit anong mangyari sa likod, huwag niyo na pong pansinin. Para matapos na po tayo. Kasi bumabalik ulit ako sa simula. Nakasan niyo ba lalamigya? Sabi ko sa inyo. Ito, tingin sa maganda lalaki sa harapan. Hindi ka ba Kristiyano? Ito yung mga kaibigan mo. Nung naging Kristiyano ka na, so ayaw mo na sa maling paniniwala, maling pananampalataya. Ayaw mo na sa bisyo at kasalanan. Tama ba? Gusto mong pumasok ng langit. Ang mga kaibigan mo ngayon ay dalhin mo sa tama, dalhin mo kay Kristo. Dalhin mo sa gawain ng Panginoon. Nakikinig ba tayo? Yung mga natututunan mo rito, ituro mo sa kanila, i-Bible study mo sa kanila. Tama. Bible study mo sila. Nakikinig pa ho ba tayo?
Ngayon, itong mga kaibigan mo ito, ayaw. Ang gawin mo, layuan mo na muna sila pansamantala. Kasi ayaw eh, ipag-pray mo na lang muna. Balikan mo na lang pag gusto na, tama. Pero huwag ka nang makipag-join sa kanila. 2 Corinthians 6:14, write it down. Do not be equally yoked with the unbelievers. Huwag ka nang makipag-isa, makipamato sa hindi mananampalataya. Ngayon, sa atin ngayon, makabago na ang panahon. Ang ating ginagamit pang saka, traktora na, tama? At ito rin ang nagiging problema ngayon, pati pagkatanim ngayon, may nakikita na ako ngayon, machine na rin. Pati pag-adi, machine na rin. Kaya huwag na ho tayong umaasa lang sa pagkatanim at pag-aani. Gawin ang trabaho natin, mag-pray tayo ng bago. Nabigyan tayo ng Diyos ng panibagong trabaho. Tama? Amen. Kasi iba na eh. Doon kalabaw eh. Ngayon, traktora na ang nagdidig ng soil eh. At nagiging traktora na rin yung tatanim eh. Traktora na rin lahat ngayon eh. Pati yung pag-aani. Everything ngayon, traktora na rin, pati yung mga pagbibilad sa, ano, traktora, meron na rin machine na nag-aano ng mga palay, eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Meron na akong payo, huwag nyo namang gagawin ang ating mga lokal na pamahalaan, nag-road widening. Ang ginagawa ng mga kababae natin, road widening ng road widening yung ating lokal na pamahalaan, doon naman sila nagbibilad ng palay. Kaya yung daanan natin, paikli, palit pa rin ng palit. Kasi ito sila nagbibilad ng palay. Yung daanan, ginagawa nilang, binaran nila ng palay. Parang sa Metro Manila naman, nag-road widening yung mga lokal na pamahalaan, ginagawa namang karwas. Totoo po yan. Ginagawa namang mga extension ng kanilang tindahan. Ginagawa namang mga parking area. Mga ganyan. Kaya yung road widening, wala rin nangyayari. Kaya kailangan ng mga lokal na pamahalaan ay kinakailangan maigting talaga ang pagpapatubad ng tama na kuha natin. Para maibalik yung paro sa tao talaga. Palakpakan natin si Lord. Ngayon balik tayo sa 2 Corinthians 6:14, bakit ko nabanggit yung pagtatanim, pagsasaka? Kasi noong unang panahon, ang pagsasaka ay ginagamitan ng kalabaw. Pero gusto ko ipaalam sa inyo, sa bansang Israel, ang pagsasaka ay hindi ginagamitan ng kalabaw, kung hindi ng mga baka. O ng iba pang hayop. At kung sa Pilipinas, kalabaw ang ating ginagamit na merong yok sa likuran niya, pamatok, tama ba? Amen. Sa isang kalabaw, sa Israel, hindi ganon. Ang dalawang baka ang magkasama at merong pamatok na ganon sa Israel. Naunawaan ninyo ako. Ngayon, kung dalawang baka yan, o dalawang kabayo yan, kapag yung isa, dire-diretso, yung isa, papunta rito, paano nila marasakaan ng tubig? Kailangan tubig, tama, di ba? Kailangan straight. Naunawaan po ba ninyo ako? Kaya ang sabi ng Biblia, huwag ka nang makisama, makiisa, makipamatok sa hindi mananampalataya kasi gusto mong dumalo, hindi naman siya dadalo, hihilahin ka lang. Gusto mong pumasok ng langit siya, gusto niyang pumunta ng impyerno. Gusto mong magbasa ng Bible siya, iba ang gusto niyang basahin. Gusto mo nang makinig at manood ng tama, iba ang pakinggan niya, iba ang panonorin niya ng mali. Naunawaan natin. Sa Proverbs 12:26, choose a right friend. At kung makikita mo na yung mga kaibigan mo na yan, ay ilalayo ka sa Diyos, pansamantala layuan mo na sila. Maging yung mga pinapanood natin, pinakikinggan natin, binabasa natin na alam mo hindi tama, lalayuan mo na yan. May tao pa ho ba rito? Alam niyo ba na meron tayong nagiging libangan na pinapanood, libangan na binabasa? Tama.
Pero kung alam mo na yung libangan mo na pinapanood, binabasa at pinapakinggan na yan, ay hindi tama, layuan mo na yan. Amen. Hindi mo lang lalayuan pansamantala, kundi lalayuan mo ng lubusan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Kaya halimbawa, listen very carefully. Mag-usap tayo heart to heart. Ako lang kakausapin mo yung katabi, huwag mo kausapin. Kung heart to heart tayo. Halimbawa, ikaw ay isang binata. Hindi binatilyo, binata. Pakisabi, binata. Ano ba yung age ng binatilyo? Ano ba age ng binatilyo? Mga 16, mababa. Pag 17, binata na. Pero wala pa sa legal age. Wala pa sa legal age eh. Mga 18 siguro, pwede na. 18, pwede na binata. Ano ba ang age ng dalaga? 18, pwede na. Okay. Kung ikaw ay 18 na, pasiguro, taasan pa natin ng konti pa. Yung talagang gusto mo na mag-asawa. No? Ano ba talaga dapat ang edad para sa gusto mo ng mag-asawa? 21. So, bahala ka na. Basta nasa legal age, ha? Pakisabi legal age. Kaya mo nang mag-alaga ng bata, kaya mo nang magtimpla ng dede, kaya mo nang gumising sa gabi, kaya mo nang timplahin yung 1:1. Yes. Kaya mo nang bumuhay ng pamilya, so it's up to you. Nakikinig mo ba tayo? So if you are matured enough, no, to settle down, so go. Hanggat ikaw ay nasa legal age. Amen? Nandito pa ang tingin sa maganda lalaki sa harapan, babayaan niya sila. Sino rin yung mga nasa legal age na? Ako, kay legal age ko pa lang, kay 18 ko pa lang eh. Okay. If you are in the legal age, tingin sa maganda lalaki sa harapan, ang ganda nito, babakay ako rito, kaya na medyo mainit ng konti. If you are in the legal age and if you gusto mong magkaroon na ng kasintahan, gusto mo nang magkaroon ng mapapangasawa, at ikaw ay isang Kristiyano, eh yung nataypan mo hindi Kristiyano, pwede ba yun? Hindi. E type na type mo. Talagang, Brad, tinamaan ako talaga ng gusto eh. Sis, tinamaan talaga ako ng gusto eh. Alam ko, hindi Kristiyano eh. Pero minsan, ang hirap turuan ng puso eh. Tama? Kristiyano o hindi, pag tinamaan ka, sapul eh. Tama o mali? Yes. Eh, hindi nga Kristiyano. Gusto niyo ng tip? Sino gusto ng tip? Taas ang kamay. Do? Dalin mo siya kay Kristo. Dalin mo. Ise, ihiyo, ilayo mo muna yung piling mo. Gets ba natin? Layo mo muna yung piling mo. Eh, kontrol mo na yung piling, kontrol mo na. Suppress mo na yung piling. Ang gawin mo, dalhin mo siya kay Kristo. Ipamahal mo siya, ipamahal mo si Kristo sa Kanya. Gets? Matapa ba rito? Pag yan, napamahal na si Kristo. Pwede na. Kristiyano na kayo parehas. Naka unang hakbang ka na. Tama? Yes. Ngayon, kung hindi siya naging Kristiyano, yan, kausapin mo na si heart. My dear heart. Yes. Type mo siya. Trust mo siya. Love mo siya. Na love at first sight ka sa kanya. Pero sabi ng 2 Corinthians 6:14, do not be equally yoked with the unbelievers. So, hindi siya para sa'yo. Amen? Matao pa ho ba rito? You have to control your feeling and, if necessary, kill your feeling. Patayin mo na yung nararamdaman mo na yan. Sapagkat hindi siya ang para sa'yo. Lumanag? Okay. E paano ganito? Hindi ka Kristiyano. Meron kang kasintahan.
kasultahan mo talaga. Lalo na kung childhood sweetheart mo pa yan. O classmate mo pa yan nung elementary o nung high school talaga. Ang tagal na talaga ninyo. Eh bigla kang nakakilala ay Kristo. Naging Kristiyano ka. Eh siya ngayon hindi. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Dalhin mo siya kay Kristo. Eh paano kung ayaw niya? Ang tanong ko sa inyo, paano kung ayaw niya, anong gagawin mo? Magpapakasal ka pa rin ba sa kanya o hindi na? Walang sumasagot. Tayo ang sumagot. Hindi na. Kaya mo yun? Kayanin. Ang sumasagot, puro na ni. Mga bataan, kaya sumagot eh. So hindi na. Ang mangyari, mamimili ka. Siya o si Kristo. Nagiginig pa ba tayo? Actually, ito yung case ni Vic Soto eh. At saka ni Connie Reyes. Si Connie Reyes, iba apelido niya noon, Connie Reyes Momara. Eh, naghiwalay. Tapos si Connie Reyes, nasa channel, nasa student kantin noon yun, kalaban ng Itbulaga. Eh, biglang-bigla, nagula tayo. Si Connie Reyes, napunta ng Itbulaga. Tapos, nagkaroon sila ng relasyon ni Vic Soto. Nagkaanak sila, di ba? Si Vico. Ngayon ang alam ko, counselor sa Pasig yun. Eh ngayon, alam ni Connie Reyes na si Vic Soto may asawa, tama? Sino yung asawa ni Vic Soto? Dina Bonnie B. Ay, hindi naman sila divorced that time. Ngayon si Connie Reyes, kasabayan ko yan, na born again. Halos sabay kami niya. Pag umaattend ako ng mga seminars at mga conference, nakakasabay kami niya. Ganun. Ngayon, ginalaman niya yung truth. Nakikinig ba tayo? Ang ginawa niya, dahil alam niya na hindi naman si Big Soto si, divorce kay Dina Bonnie B. Siya ang humiwalay kay Big Soto. Pero si Big Soto, ayaw siya hiwalayan. Siguro, ang tingin ko, masikaso siguro si Connie Reyes mo ma. Ah, Connie Reyes na lang. Kaya ayaw humiwalay kay Big Soto. Pero sinacrifice ni Connie Reyes yung love niya kay Big Soto, makasilag lang sa Diyos. Hello. Panakpakan natin si God. And we are speaking about sacrifice. Para makapag-spend ng precious time si Jesus with God the Father, nag-fasting siya. Ganyan din tayo eh. Meron tayong camp ngayon kasi gusto nating lumalim pa kay Lord eh. Gusto nating makilala pa si Lord eh. Gusto pa nating makasunod pa ng lubos kay Lord eh. Gusto pa nating magamit ni Lord mightily effectively. Ganoon yun eh. At meron namang mga bagay-bagay na kailangan mo ng iwanan ng lubusan. And this is a true story, gusto ko ikwento sa inyo. Meron siyang kasintahan. Babae siya. And this is a true story. At nakadalo siya ng ganitong gawain na born again siya. Nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. That is the meaning of born again Christian. Ngayon, dahil meron siyang kasintahang lalaki, dinala niya sa Panginoon. Nagkikinig ba tayo? Yes. Kasi hindi siya pwedeng magpakasal dito na hindi ito born again. It is against the will of God. Bagamat meron talaga na pinapakasal ang unbeliever, bandang huli na born again, tsamba-tsamba. Kunyari, unbeliever, pinakasalan, tsamba-tsamba. Alam niyo, meron tayong kapatid. Worship leader natin yun. Napakaganda ng boses. Sila yung mga unang mga worship leaders natin. Kagaganda ng boses. Iba pa yung mga kanta noon, yung mga give them all to Jesus, shatter dreams, broken heart, wounded. Ganyan, yun pa yung mga kanta noon. Mga nasi-second voice pa sila. Kagaganda ng boses sa mga babaeng yun. Alam mo, isa sa babaeng yung kumakit na wala sa Lord dahil sa kanyang kasintahan wala sa Diyos.
kasintahang mangingino, maniligarilyo, barkadero, subalero, at natukhang. And this is true story. Ay mabuti nila, may mga kapit. Eh kung wala ang kapit yung mga natutukhang, mabubulok sa gilang buwan. O madidedo na. Mabuti nakalabas pa rin. Nakikinig pa ho pa tayo. Pero yung kasintahan niya ang naglayo sa kanya si Diyos. Alam mo, naging mapilit lang tayo eh. Most especially ako. Napatuloy na ibahagi sa kanyang salitaan ng Diyos. Bigyan siya ng DVD. I-PM siya sa FB niya. Naging makulit lang talaga. Naging mapilit lang talaga ako. Amen po ba? At pagkatapos po ng halos dalawang dekada. And after, I believe, mga 23 years kung ako nagkakamali, yun ang testimony niya. Nakikinig po ba tayo? Nakabalik siya sa Panginoon. Amen? Ang takal! Yung bang napangasawa niya na ngayon, naging blessing pa sa kanya? Hindi, naging sakit ng ulo niya lang. Kaya pag nagkaroon ka ng asawa na hindi tama, may tendency mabago buhay niyan. Tsamba-tsamba. Pero may tendency hindi rin. Tama. Nakikinig ba tayo? Tingin sa magandang lalaki sa harapan. Ang sinasabi nila, aasawahin ko yan, magbabago rin yan eh. Wag! Magbago mo na siya, bago mo siya asawahin. Nakikinig ba tayo? Pag napangasawa ko, magbabago rin yan. Bibitawan din yan yung mga bisyo at kasalanan niya. Magkukumit din yan. Dadalo rin yan. Maglilingkod din yan. Kasi wala nang magagawa yan. Mapapangasawa ko na yan eh. Pero hindi po ganoon, mga minamahal. Bago mo asawahin, baguhin mo na, magbago na muna siya. Nakikinig ba tayo? Okay ba yung mga tip ko sa inyo, bes? Mambalak pa nga, bes, yung mga natutuwa sa tip ko. Kasi ayoko kayong magkamali eh. Ayaw ni Lord na nagkakamali tayo. Sabi nga, ang buhay natin, hindi mo na pwedeng i-rewind yan eh, tama? Alam nyo ba yung scratch paper? Anong gamit na scratch paper? Matapos mong sulat, anong gagawin mo? You will scratch it, you will crumple it, then throw it in a trash can. Ang buhay natin, hindi scratch paper. Pag nagkamali ka, hindi mo na ma-rewind yan. Hindi mo ibabalik yan. Ang magagawa mo na lang, pagkakamali mo, hakbangan mo na lang yan. Tuloy. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya, patirin mo na muna ngayon. Magbago na muna ngayon. Maglingkod na muna ngayon. Kasi pag hindi mo ginawa ngayon yan, nasasabihin mo pag nagkasama na kayo, magbabago rin yan, malaki ang porsyento na hindi. At lalo na, lalaki yan, kontrolado ka na yan eh. At kahit na hindi lalaki yan, babae yan, aminin ko sa inyo, alam niyo ba, ang mga babae minsan matatapang. Sabi nga, ang mga babae kailangan pagsalitain mo. Kasi pag hindi mo pagsalitain yan, kikim-kimin ang gusto yan eh. Nakikinig ba tayo? Eh ang lalaki pa naman ayaw ng mga masasalitang mga babae. May mga babaeng talagang ayaw eh. Mapag-isa, mapatahimik. Pero alam nyo ba mga lalaki, nakikinig ba kayo? Ang mga babae kailangan magsalita ng magsalita yan. Pag hindi mo pagsalitain yan, mahirap. At saka may payo ako sa mga lalaki, kahit na anong taktak ng babae, kahit saktan ka ng babae, huwag na huwag mong papatulan. Nakikinig ba tayo? Walang sumasagot. Kahit na anong takdak, putak ng babae, kahit saktan ka niya, kurutin ka, sampalin ka, so, mabayaan mo na huwag mo nang patulan. Ganyan lang talaga, ganyan talaga mga babae, sinasabi ko sa inyo. Eh, kasi babae. Pagpapatulan mo, walang mangyayari. Nakikinig pa tayo. Ganoon yun. Kaya kung dapat magbago ngayon,
Magbago na ngayon bago mo pang mapangasawa. Tama? Okay ba yan, mga bes? Pamalakpak kayo, natutuwa sa sinasabi ko. Una, pag unbeliever, kaibigan man o gusto mong mapangasawa, gusto mong maging kasintahan, eh ganun mo muna sa Panginoon. Pag hindi, hindi siya. Ngayon, kahit na siya, yan ay kasintahan mo na. Bago ka pa naging Christian, ngayon ay Kristiyano ka na, ang magagawa mo, dalhin mo muna siya kay Lord. Kasi, sa Israel, dalawang hayop yan eh. Tapos miyok, may pamato. So, kinakailangan diretso eh. Pag diretso yung isa rito, eh, walang mangyayari. Kaya alam ho ninyo, ang maging Kristiyano, hindi lang po namimili ng kaibigan. Amen. Namimili din ng kasintahan na tama at tamang asawa ang mapapangasawa mo habang buhay. Amen. And this is a true story. Ito ligong istorya. Isa'y isang babae na meron siyang kasintahang lalaki. Hindi sinasadya na imbitahan sa ganitong gawain. Na born again siya, naging Kristiyano siya, na bago buhay niya. Ngayon, meron siyang kasintahang lalaki. At hindi niya ito pwedeng asawahin dahil unbeliever nga. Nakikinig pa ba tayo? Dinala niya kay Kristo. At nadala naman ang lalaki kay Kristo. Sumunod din. At gusto kong sabihin sa inyo, gusto niyang ituloy ko yung kwento o susunod na lang? Siya nagsabi tuloy. Ngayon, tanungin ko kayo, nagkatuloy sila, di ba? Kasi parang Kristiyano, tama? Sino nagsabi mo, taas ang kamay, hindi sila nagkatuloyan. Kahit dinala niya na kay Kristo, pero hindi pa rin pala sila ang win ng Lord. Sayang. Nagamit lang si girl para kigay, para maging Kristiyano, pero hindi pala sila. Nakikinig pa ho ba tayo? Nagkaroon si girl ng talagang lalaking para sa kanyang Kristiyano rin. At nagkaroon si guy ng babaeng Kristiyano rin na para sa kanya. Amen. Minsan magulo ang kapalaran, magulo ang kalooban ng Diyos. Kaya kailangan talagang mahanap mo ang kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? May tao ba? Amen. Natututo ba tayo? Amen. Alakpakan natin si Lord. Kaya ang kagandahan, nadala niya sa Panginoon. Kaya kay Kristiyano, kay kasintahan mo kay hindi, kay asawa mo na kay hindi, kay kaibigan mo kay hindi, dalhin mo sa Panginoon. May tao pa ba? Kasi kailangan nila ng kaligtasan. Maraming tao na papariwara, maraming tao na papahamak, maraming tao na pupunta sa masama, nalalaglag sa hindi tama, sa hindi maayos na pamumuhay kasi nga, walang nag-ahatid sa kanila sa tama eh. Nakuha po ba natin? And brethren, maging mabuti tayong mga Kristiyano na maging kaibigan tayo ng lahat. Na kung sila'y nangangailangan ng kaligtasan, iligtas natin. Tama? Kung ano man ang mga pangangailangan nila, ay tugunan natin sila. Alam mo, aminin ko sa inyo, minsan, sabi ko nga, gusto ko na rin matulog, gusto ko na rin magpahinga. Hindi ko magawa. Kasi marami pang nangangailangan eh. Hindi ako nagpupuyat sa ano pa mang dahilan, kundi kasi marami pa eh. Kasi kung magkaminsan, alam ba ninyo na meron tayong pinapayuhan na taga-ibang bansa? At dahil taga-ibang bansa sila, araw sa atin, gabi sa kanila. Tama. Gabi sa atin, araw sa kanila. Kaya minsan, gabi na, gusto ko nang matulog, hindi ako makatulog kasi araw sa kanila na kinakailangan mong payuhan. Amen. Nakikinig pa ho ba tayo? And brethren, let me give you some advice. A good advice. If you have a parent abroad, please be a good friend. Be a good friend to him or to her. Bigyan mo siya ng oras.
para iligtas. Bigyan mo siya ng oras para mapayuhan at madala sa tama. Hello? Hindi lamang ang mga parents mo o sino pa man, lalo na siyempre yung mga mahal mo sa buhay o mga anak mo na nasa ibang bansa o sino mang nasa ibang bansa, lalo na ngayon, may FB na, may Messenger na. Kaya mahina na ngayon ang Skype. Mahina na ngayon ang Viber. Nasa naka-Messenger na tayo ngayon. Nakikinig ko tayo. Payuhan natin sila. Be a good friend to them. I-text, tawagan, sharean. Ngayon, di na uso yung sulat. Di na uso yung nire-record ngayon ng mga tape. Lalo na sa mga mahal niyo sa buhay. Maging kaibigan kayo sa kanila para iligtas sila. Maging kaibigan kayo sa kanila para baka may sakit sila dyan. Kailangan nila ng kagaling. Ano, ano man payo nila. Na kinakailangan nila. O baka may mga classmate kayo dyan na nangangailangan mga hindi paligtas. Nakikinig pa ba tayo? O sino pa man dyan na nangangailangan? Hello? Huwag natin silang pabayaan. Kung paano tayo ay nangangailangan ng tunay na kaibigan, ganun din sila. So mamili tayo ng tamang kaibigan, kahit nga mga lingkod ng Diyos, kailangan nila ng mabuting lingkod din ng Diyos na makakatulong sa kanila. In fact, kung bakit kami, ang pamilya namin, ay nagpunta ng Nasugbo, Batangas, ano nakaraan? Dahil may mga manggagawa ng Panginoon doon. May mga lingkod ng Diyos doon na kinakailangan kong turuan. Kinakailangan payuhan, kinakailangan makasama pansamantala. Alam mo, para mo sila madala sa tama, hindi lang sapat yung pututuro kung magkaminsan. Kinakailangan makasama mo sila. Mapayuhan mo sila. At makita nila sa'yo ang tamang pamumuhay. May tao pa ho ba rito? In fact, pagkatapos sa pagtuturo ko, nung nasa table kami na gano'n, nasa round table kami, yung isang lingkod na Nyuson, tumuntuma siya. Sabi niya sa mga manggagawa niya, ano, hindi na kayo susuko, hindi na kayo aatras, no? Sinarinig niyo yung pangangaral ng lingkod ng Panginoon, ako nga po yung nangaral. Tumuntuma yung head nila. May tao pa ho ba rito? Naunawaan ba ninyo ako? So ano po yung ating pinag-aaralan sa oras na ito? No, para sa mga delayed, no? Ang una nating tinapik, may mga bagay na pansamantala kang iiwanan. Mapalapit ka lang sa Diyos. Makipagdiig ka lang sa Diyos. Pansamantala, kagaya ng kam na ito, ibubuhos natin muna ang oras natin dito para lumalim sa Lord. Makapaglikod sa Lord ng tama, maging effective. Lumalim sa salita ng Diyos, mas maging gagamit-gamit kay Lord, matuto. Amen ba ba? Una pa lang natin ngayon, di ba? Bagamat mainit, pero natuto kayo, tama? Kung totoo siya, pwede na kayo umuwi kasi dabis na natutunan ninyo eh. Pero hindi pa yan, marami pang magagandang turong darating. Amen. It is just a tip of the iceberg. Tuktok lang yan. Dulo lang yan, kumbaga sa pinakapaapa, apa na sa tuktok lang yan. Alam niyo kung bakit ang Titanic ay bumagsak? Eh, hindi na malayan na may bundok palang malaki. Kasi kung magkaminsan, eh, tuktok lang makikita mo, napakalaki pala ng bundok. Kaya, mas dakila ang gagawin ng Diyos ngayon camp na ito kasi ng mga nagdaang camp. Amen? Naniniwala kayo roon? Kaya huwag niyo nang papansinin, ano man ang kulangan natin dito. Ang tingnan ninyo kung paano tayong pupunuan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. May pansamantala kang iiwanan, pero may pansamantala kang lubusan mo ng lalayuan. Ang mga maling kaibigan, maling barkada, maling bisyo, maling maniniwala, at maling pananampalataya. Nakikinig pa po ba tayo? And then next, we have to choose a right friend for us. Kapag nagkamali tayo ng kaibigan, yan ang magiging cause ng ating downfall. Pag nakapili naman tayo ng tamang kaibigan, yan naman ang mag-aangat sa atin. Proverbs 12:26, choose a right friend. A righteous person, choose a right friend. But the way of the wicked leads them astray. Kapag masamang tao ang
humila sa iyo, mapapariwara ka. Nakikinig pa ho ba tayo? At kung mamimili ka ng kasintahan, at kung mamimili ka ng mapapangasawa, siguraduhin mo Kristiyano siya. At kung maaari, ka-level mo siya ng faith. Amen. Yes. Nag-post nga yung aking anak, si Josh, na mula rin sa ibang account, no? Na, sabi nga noon, not just, if you will find a partner, if you will choose a partner, not just a godly man or a godly, or I mean not just a Christian, nakikinig pa ho ba tayo? See to it that person is a godly man or a godly woman. Nakikinig pa ho ba tayo? Kasi una, may mga professing Christian. Ang ibig sabihin ng professing Christian, sinasabi nila Kristiyano sila, pero hindi naman sila totoong Kristiyano. At may mga Kristiyanong unsanctified pa. Anong ibig sabihin ng unsanctified? Ganito. Oo, tinanggap niya si Kristo bilang Lord God Savior ng buhay niya. Pero marami pang babaguhin sa kanya. Nakikinig pa ho ba tayo? And listen very carefully. Pag tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, ang tawag dito sa English, you are justified. Ano ibig sabihin ng justified? Napawalang sala ka. Napatawad ka. But you must be sanctified. Ano ibig sabihin ng sanctified? Dapat matapos kang mapatawad, mapawalang sala, dapat mabago ka. Tama. Matapos ho ba rito? Di ba may mga Kristiyano ang bilis ng pagbabago? Tama? Tama po ba ako? Pero maraming matatagal ng Kristiyano ang tagal magbago. Tama? Minsan leader niya, hindi mo pa makita ang pagiging leader sa kanya. Kaya minsan may mga attending, hindi umaten. Na-stumble ako sa leader na yun eh. Leader pa naman. Tapos hindi sa kanya makita si Kristo. Totoo naman, may mga leader na hindi makita sa kanya si Kristo. Mga leader na patampuhin, mga leader na maramdamin, mga leader na marami nakikita, napapansin, may teleskopyo, laging may baong teleskopyo. Ano ba yung mga mali dyan? Mga leader na kumaganisan, gustong laging binabanggit yung pangalan niya, pinapansin siya, bigay niya ito, gawa niya ito, etc. etc. Pag hindi mo napansin, tatampo. Pag may nagbigay na iba, gusto niya rin magbigay, nakikipagpalit sa ahan. Hindi ganoon ang paglilingkod kay Kristo. Nakikinig pa ho ba tayo? Ngayon, gusto niyo bang wag mag-stumble? Kung may mga Kristiyan at may mga leader na nakakatisod, huwag kang titingin sa kanila. Hebreo 12:2, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hayaan mo siya. Hayaan mo ganyan ang ugali niya. Hayaan mo ganyan ang pagkatao niya. Kasi siya naman ang magbibigay ng magsusulit sa Diyos eh. No? We are not judges, no? Hindi tayo nandito para husgahan ng bawat isa. Hintayin mo ang righteous judge na maghusga. Ang magagawa natin ay magtuloy-tuloy lang kay Kristo. Pabayaan mo siya. Kristiyano siya, mga ngaral siya, hindi ayos buhay niya. Payuhan mo, ayaw makinig, ipag-pray mo na lang. Pero pabayaan mo siya. Magpatuloy tayo. Amen. Kaya sabihin niyo sa mga kapatid natin, kung sila'y na-Istanbul, natisod kanino man, huwag mo na siyang pansinin. May lagi ko nakikita eh. Eh, kunwari hindi mo nakikita. Huwag mo na lang pansinin. Dead ma! Pakisabi, dead ma! Dead ma, hindi mo na lang. Pero kung magkaminsan, alam ninyo, nakakatulong din sila sa atin eh. Kasi natututo tayong magmahal ng hindi karapat dapat mahalin. Okay. Mga tao nga ayaw mo, nagugustuhan mo na. Tama? Kung hindi mo sila nababago, tayo ay binabago ng Diyos. Pag hindi sila nabago, tayo ang binabago ng Diyos. Yes. Alam mo, may mga taong tinulungan mo na't lahat-lahat, pero walang utang na loob. May ganun. Pero kinakailangan mo pa rin patuloy na tumulong. Ito, magandang payo. Tumulong ka, niloko ka. Huwag kang tumigil na tumulong.
patuloy ka pa rin tumulong. Amen? Kaya mong lumabaglo sila, bahala ang Panginoong humusga sa kanila at bahala ang Panginoon ng magpala sa iyo. Palapakan natin si Lord. Another tip. Gusto niyo ng isa pang tip? Tingnan nito mga bes. Nagmahal ka. Niloko ka. Nasaktan ka. Kalimutan mo na yun. Kung sakali mang niloko ka bes, ang mahalaga, hindi mo siya niloko. Tama ka bes? Pero sumasagot. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Minahal kita, niloko mo lang ako. Wala na problem. Kung nagloko ka, ikaw ang nagloko, hindi ako. Kung nandaya ka, ikaw ang nandaya, hindi ako. Nagmahal ako ng totoo, nagmahal ako ng tapat. Hindi ako ang kawawa, ikaw, sayang. Di ba? Itawa pa mo ba rito, sayang. Kasi yung nagmahal sa inyong totoo, binaliwala mo. Yung naging tapat sa'yo, binaliwala mo. Ganyan yun eh. Kaya po, listen very carefully. Kung nagmahal ka, tumulong ka, binaliwala ka, or forget it. Ang mahalaga, tumulong ka, nagmahal ka ng tao sa puso mo. Tama? Tumulong ka. Nabigo ka sa tinulungan mo, tumulong kang muli. At kung sakaling nagmahal ka, nabigo ka sa minahal mo, nagawa ng magmahal ulit. Medyo magpahinga ka muna ng konti. Huwag ka masyadong nagmamadali, di ba? Natama ba rito? Baka kasi nasaktan ako, kailangan ang palitan ko kaagad para makalimot ako. Hindi ganun. Kasi sa mga pagmamadali, dyan tayo nadata pa eh. Di ba? Sino ba yung mga lagi nabubundol yung mga sasakyan? Nagmamadali eh. Nagaya ako, dinadrive niyang anak ko yung sasakyan. Sabi ko, sige, tumuloy na kayo ng pastoral house. Huwag niya na akong ihatid. Tawag ako ng jeep. Papunta kila Pastora Christy. Sakay ako. Umistop na yung jeep. Tapos nagmadala ako, bumaba ako. Dumaan yung motor. Sapin ako. Hanggang ngayon, nandiyan pa. May konti pang peklat. Tinakasan ako. Dati-dati naman, pagbaba ako ng jeep, tumitingin ako kaliwat kanan. Hindi ako nakatingin. Tumamit akong ganun. Talusin ako eh. Tapos tumakas, tumakbo. At ang sabi ko sa kanya, patawarin ka ng Diyos. Makakilala ka na nga sa Panginoon. Yun ang ganti ko sa'yo. Pinta ka pa rito. At pag nakakilala ka sa Lord, maglingkod ka ng totohanan ng buhay sa Panginoon kasi tinangasan mo ako. At hindi ganun kadaling kumalinga. Malalim pala. Kaya napagpunta ko kayo na Pastora Christy, mukhang malalim po ah. Alam niyo kung anong nilagay para tumampat yung dugo? Dahon ng malunggay. Dahon ng malunggay nilagay, mampaampat daw ng dugo. Totoo ba yun? Totoo naman eh, no? Dahon ng malunggay, umampat nga yung dugo. At pagkatapos sa kanilang ginamot, no, may doktor naman tayo, si Doc Wayne. Tapos yung pinsan ko, doktor din naman yun. So, ayan, nasawa niyong magaling na. Kaya lang, nagkaroon ng peklat. Naku, nasira yung makinis kong kutis. Yun, grabe. Pero sa bagay, ang tinitingnan, wala naman sa paa, nandito naman sa mukha, no? Hindi, tsaro. Nakanawaan natin. Nakanawaan ninyo ako. So, mamili tayo ng tamang kaibigan na dadalhin tayo sa tama. Okay? At tayo naman ay maging mabuting kaibigan sa mga nangangailangan. Amen. Maraming hindi paligtas, maging mabuting kaibigan tayo sa kanila. Alam mo, misan mahirap, masarap kaibiganin sa eskwelahan ninyo. Na yung mabubuti, nadadalhin ka sa mabuti. Tama? Totoo yun. Subukan mo na hindi ka matalino. Sumama ka sa matatalino. Tatalino ka. Yes. Kasi may encourage ka mag-aral eh. That's true. Pero subukan mong matalino ka. Sumama ka sa mga lakwatsyera, daldalera. Patay ka. Totoo.
Ako, meron akong kilala eh. Sobrang talino niya. Sa lahat ng magkakapatid siya, ang pinakamatalino, walang pwedeng tumalo sa kanya. Pati maraming teacher sinasabi, magaling ang batang ito. Kahit hindi mag-aaral, talagang inborn ang talino. Pero hindi niya nakuha ang mataas na grado. Pero kung titingin sa marami sa kanya, baligtaran siya ang layo ng mga classmates niya. Eh, mga sinamahan niya yung mga kung ano-ano iniinom at hinihitit na pag tinignan yung teacher, nagiging kulay violet eh. Eh, yun ang sinamahan niya eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Ni konti, ni maliit na karangalan, walang napunta sa kanya. Mabuti nga yung mga magulang na nakatungtong pa ng stakes eh. Eh, may mga magulang na hindi na nakakatungtong ng stakes eh. Dahil sa napumili ng maling kaibigan ang kanilang mga anak. So choose a right friend. At then, pagkatapos, yung mga tao na nangangailangang iahon mo, maging kaibigan ka rin sa kanila para iahon mo sila. Noong nakaraan, nakapanood ako ng isang noontime show. Tapos ina-announce, Meron alumni homecoming sa ganito, April 29 yata. Takot ako. So, tinaanong sa TV. Ba, sabi ko, dati ko itong eskula. Tapos hindi ko nakuha yung number, ginugil ko. Tapos nakuha ko yung number pala ng vice president ng alumni. Tinawagan ko. Sabi ko, sir, mukhang napanood ito sa TV. Oh, sabi, punta ka. So, pumunta naman ako. Nakikinig pa ba tayo? At nakita ko yung mga batchmates ko, mga schoolmates ko, nakita ko yung mga ilang classmates ko, gano'n. May tao pa ho ba rito? At merong nagbalik na alaala sa akin. Ito yun. Nung nagtatanong sila sa akin, sabi, anong section mo? Hindi ko na maalala kung anong section ko. Hindi ko na maalala eh. Sabi ko, ang tagal na ba naman nun eh, after 38 years. That's true. Gumraduate ako ng high school, 15 years old. Eh, 54 na ako ngayon. Oh, 15. 54, ilan? 38, no? 39 na. Bumalik ako roon. Eh, yung school pala namin, it was founded 1957. Pagkinig ba tayo? Pagdating ko roon, anong section mo? So, hindi ko na maalala yung section ko. Eh, yung section namin, alam mo naman, ay galing ako ng public school eh. Alam mo naman ang public school hanggang aabutin pa ng, lahat ng number eh. Eh, yung school namin, pag section 1 ka, A, B, C, D, tapos mga bulaklak. Tapos sinabi nila, ikaw, saan ka? Ito yung mga batch 16, batch 65, batch 70, batch 80, batch 90, and the millennial. Sabi nga, ikaw, anong batch mo? 70 ako eh. O, dito tayo, 70, color coding eh. May mga lechon, daming pagkain. Halo-halo mga nandoon, may mga mahirap, may mayayaman, may matatalino, mayroong sobrang talino, may walang talino. Halo-halo na yung tao ron eh. Siguro mga more or less, mga hindi kami bababa ng 300 siguro. Mga nagkakamali. Tapos, sige, 70 ka. Anong 70 ka? 79 ako eh. O doon yung mga 79, punta ka roon. Ipunta naman ako doon. O ano nga, 79 ka. Anong section mo? Sabi nga nun. Hindi ko na maalala kung anong section ko. Ako, Kamiya, Dahlia, Magnolia, ABCD. Naalala ko na. Hindi naman sa pagmamalaki. Ah, alam ko na. Adele pa ako. Session lang pala ako. Talino, grabe. Hindi ko alam. Wala pala ako sa mata talino. Grabe, Adele pa ka pala. Session mo ka pala. Sabi nga nyo. Pero ito'y kwento ko sa inyo. Ang mga kagrupo ko, yung mga kagrupo ng mga mata talino. And this is true. Pero nakita ko yung mga grupo ng mga nagmamariwana, hindi pa uso siya bunong. Corix, Urnakon,
etc. Mga classmates kong alam lahat ng drugs kung paano tirahin. Mga pumapasok ng lasing, gumigiray-giray, nakikinig ba tayo? Mga po, yes. Mga pumapasok na may mga kutsilyo sa katawan, mga miyembro ng gang, mga miyembro ng fraternity, nakikinig pa ba tayo? Nung high school days ko, yan ang pinakamatinding alam ko, hindi tatalunin niya ng laging rumble ng mga fraternity. Yun ang pinaka-worst. I believe. Mga late 80s, as late 70s, nakikinig pa ba tayo? Yun ang uso ng mga rumble-rumble na eskwelahan, rumble-rumble ng mga fraternity. Nakikinig pa ba tayo? Mga classmate ko na hindi pumapasok, nagiinuman, nasa bilyar, nasa sugalan, o kaya uso pa yung jukebox noon, nandun sa jukebox. Mga classmate ko na hindi papasok, pag hindi nakapasok, gagawa ng letter. Please excuse my son for being absent yesterday. He had a stomach pain, mga ganyan, kahit na wala naman. Eh yung meron akong classmate, ginawa niya lang. Hindi naman alam ng mami niya eh, na hindi siya pumasok eh. Sabi niya, please execute my son. For being absent yesterday, sabi ng teacher, pinapapatay ka sa akin ng mami mo! Please execute my son, sabi mo rito! Sabi rito, eh siya lang gumawa eh. Ika-absent, hindi pa rin mag-English kagaya ko. Please execute my son, sabi, for being absent yesterday. He had a stomach pain. Nakikinig pa ba tayo? Ganon. Eh, meron ba akong classmate? Hindi, imbis na pumasok, nasa bilyaran. Yung eskwelahan namin, nasa gitna ng SM North at saka SM na Annex. Hindi yun yung eskwelahan namin sa SM North, EDSA. Eh, yung kaharap niya, bilyaran. Yung mga classmate ko, doon sa bilyaran, tapos sa bugpa. Nakapunta nga ako sa bahay nila, may tanim ng marijuana. Totoo, hindi alam ng mami niya, marijuana. Na nakatanim sa paso. Kaya pumapasok yun, ganun palagi yun, sa bugi. O kaya sa bilyaran, hindi pumapasok. That's true. Yung iba naman, alam mo, pumapasok lang naman dahil may shota eh. Totoo. Ang laging prayer na ng mga misyota, uwian na, ihatid ko na. Uwian na, ihatid na ako. Uwian na, susunduin na ako, may susundo sa akin. Kaya pagdating ng uwian na, ayan na, partner na yan. Mas maigita mo, naka-holding hands na yan. Naka-angkla na yan. Kaya aminin ko sa inyo, marami akong classmate, hindi ko graduate eh. Tatay na at buntis na. That's true. Hindi nakagraduate kayo, meron din ba? Hindi nakagraduate. Hindi nakapagmarcha. Ngayon, yung classmate ko na iyon, na may tanim pang marijuana sa bahay nila, nakapunta ako. Eh, pinatawag yung magulang. Tawawag ka. Pangalam nun, nakampalam ko, pangalan ng Ray. Ray, tawagin mo parents mo at hindi ka pumapasok. May tumating. Nakabaron. Grabe. Ma'am, kuya ko po. Hindi kinausap. Yung teacher naman, kinausap yung kuya. Oo, yung kapatid mo, hindi pumapasok, kanya-kanya. Sabi naman nung nakabarong, sige po ma'am, magsasabihin ko po yan, ganyan-ganyan. Tapos yung pala, yung kuya niya, barkada niya lang. Barkada niya sa kasalanan, pinagbarong niya. Loko-loko nga talaga eh. Kasi loko-loko. Kaya sa eskwelahan, hindi ka lang matututo ng mabuti na matututo ka rin ng kasamaan dyan eh. At totoo lang, pag nakita yung mga barkada hindi okay. Minsan sinasabi natin, public school, dyan mas matindi ang kasalanan. Hindi rin. Kasi sa private, mas matindi nga ang kasalanan. Alam niyo kung bakit? Kasi mas napera sila eh. Opo, mas napera sila eh. Sa private, mas napera yan eh. Eh yun siya yung mga mahihirap, ano lang mabibili na Ginebra? Eh yung mga mayayaman, naka-Jack Daniels yun eh. O ano lang mabibili ng mga mahihirap?
Konting-konting gramo-gramo lang yan. Yung mayaman, kilo-kilo eh. Oh. Nangiginig pa ho ba tayo? Kaya, akala ng teacher, paniwala-paniwala kuya. Yan pala, kasama niya sa inuman, nakabaron lang. Nangiginig pa ba tayo? Hindi pa ako Kristiyano noon. Pero siguro talaga, nagkaroon ako ng habag sa kanila. Nakita ko yung mga classmate ko na yon, yung mga grupong yun, nakikinig pa po ba tayo? Alam niyo ang ginawa ko? Dito na po ang magwawakas. Itong grupo ko, iniwanan ko pansamantala. Tumabi ako sa kanila. Tinabihan ko sila. This is true. Kasi pag hindi ko ito gagawin, magbabagsakan yung mga yan. Magbabagsakan. Tinabihan ko. At kada exam namin, matapos akong sumagot, yung papel ko, paikutin ko. Sige, kopihin niyo yung sagot. That's true. Kopihin niyo. O kaya naman, yung papel nila, akin yung, ito yung papel ko, akin yung papel mo, pagkatalikod ng teacher, akin yung papel mo, pali tayo. Tapos yung papel niya, sasagutan ko. Pag medyo malayo-layo ng konti sa akin yan, kukuha ng scratch paper yan. Diba, sa public, hindi naman yung pangalan mo ang binabanggit, eh, apelyido eh, diba? Karilyo, anong sagot ng number 6? Susulatan ko naman yan. Yung sagot ng number 6, lulukutin ko, ihagis ko sa kanya. Pa! Kaya pagtalikod ng teacher ko, ang daming papel tumatama sa akin. Totoo, this is a true story. Karilyo, anong sagot ng number 1, karilyo, lahat yan, ipasok natin, ipasa natin. Sa awaan ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Kapag ako mo nang tutulog sa amin, di ba pagsak sila? Guess natin, eh how much more ngayon, Kristiyano na tayo, di ba? Hindi mo lang sila tutulungan pumasa, tama. Tutulungan mo sila na pumasok ng langit. Amen? Naalala ko, sige, palakpakan natin si Lord. Naalala ko, ito panahon nung ni Joshua, yung anak ko yung pangalawa. Kalahati ng classmate niya, pinasok niya sa honor. And this is true. Kalahati! Siguro nakita niya rin yung katangi, namana niya rin sa akin yun. Inulungan niya, oh. Hindi man niya nakuha yung pinakamataas, pinakatodo. Pero kalahati ng ng classmate niya, pinasok niya sa honor. Nakita ko talaga yung pagpapunyagi, pagtulong niya talaga. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya ang daming nagpapasalamat sa kanya nung graduation na, may mga tumatanggap, yung mga classmates niya, bumupunta sa harapan, narinig ko talaga sa tawagin yung mami niya. Mami, si Diyos po, kaya po ako nag-honor. Tuwan-tuwa yung mami ki Diyos. May tao pa ho ba rito? Pero nalungkot ako. Hindi natawa yung school nila na kalahati ang pumasok ng honor. At ang sinasabi nila, bumaba ang standard? Bumaba! Itaas natin ang standard. Mali, hindi na sihan na pumasok ang marami sa honor. Nakikinig pa tayo? Dapat matuwa sila. At ang sinasabi nila, bumaba raw ang standard. Hindi bumaba yung standard, kundi natuluan yung wala sa standard. Maating sa pataas sa standard. Nakikinig pa po ba tayo? Huwag tayo dapat magkaroon ng crowd mentality. Hello. Pag nakita natin may inaangat, pahintulutan natin. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam niyo si Barnabas, and listen very carefully. Si Barnabas ay isang mabuting kaibigan. Merong naligtas na tao si Pablo. Ang pangalan ng unay Saulo. At dahil si Pablo, na ang unang pangalan na Saulo ay persecutor, mamamatay tao ng mga Kristiyano, nung nabulugin, hindi matanggap ng mga Kristiyano. Anong ginawa ni Barnabas? Pinakilala niya si Pablo. Nakikinig pa ho ba tayo? Pinakilala niya para tanggapin. Ngayon, dumating ang time na maraming nakakilala doon sa lugar na yon, sa Antioch. Pinadala ng mga naunang mga apostoles si Barnabas. Hindi pa siya apostol ng mga panahon yun, gawa 11. Naging apostol lang siya, gawa 13, na ordain na siya. Ngayon, sa gawa 11, naging apostol siya, gawa 13. At tinawag siyang apostol, gawa 14. Write it down.
Sa Gawa 11, hindi pa siya apostol, pinadala siya. Sa Gawa 13, naging apostol na siya. Sa Gawa 14, tinawag na siyang apostol. At sa Gawa 11, ang dami niyang tinuturuan, nakikinig pa ho ba tayo? At sa dami ng tinuturuan niya, hindi siya nasiyahan na siya lang mag-isa ang magturo. Amen po ba? Tinawag niya si apostol, si Pablo, para magturo. Amen. Natawa pa ho ba rito? Dapat ganyan din tayo. Kung alam mong mainam ang pupuntahan mo langit, alam mong mainam ang kalalagayan mo, amen, tawagin mo sila para kung sa ganong kalalagayan. Amen. Nandito na po ang magwawakas. Noon ang billing, alam niyo sabi ng billing sa mga sinihan, di ba? Kung sino yung masikat, yun ang unang nasa pangalan at malaki. Ngayon, kung pareha silang sikat, yung nasa dulo nilalagay ng end. End. Ganun yung mga billing. Noon ang billing, Barnabas and Saul, yun ang pangalan niya nung una. Pero bandang huli, hindi na ganun. Yung Saul, naging Paul na. Paul and Barnabas. Nakikinig pa ho ba tayo? May tao pa ba? Kapag tayo po ay tumulong sa sino pa man, at dumating ang time yung tinulungan mo, mas naging successful kaysa sa'yo. Okay lang. Amen. Mas nagamit ni Lord, mas mataas ang tabor sa'yo. Okay lang. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Ang mahalaga, nakatulong ka sa kanila, huwag mo silang hilahin pababa. Amen po ba? Nakikinig pa rin pa tayo. Huwag tayong makipagpaling sa akin. Ang mahalaga, nakatulong ka, nakatulong tayo. At ang Lord ang magre-reward sa atin, hindi lang sa mundo ibabaw na ito, kung hindi doon sa kalangitan. Naunawaan ninyo ako. Walang pakialam si Pablo, si Barnabas. Kung hikukunti lang ang nakakaalam na siya rin ay isang apostol. Alam na maraming Kristiyano na si Paul is an apostle of God. But only few knows that Barnabas is also an apostle of God. Hindi sila kasama sa 12 original apostles. Pero sila yung mga sumunod na mga apostoles. At mismo tinawag ang pangalan ni Barnabas na apostle sa Acts 14:14. Pero wala nang mahalaga, hindi mahalaga kay Apostle Barnabas kung hindi siya tawagin apostol. Dahil yun naman talaga ang tawag niya. Maybe his name is not in the limelight. Okay lang. Basta ang mahalaga, nagagampanan niya ang tungkulin niya, nagagampanan niya ang tawag niya. Amen. May tao pa ho ba rito? Hello. At huwag niyong kalilimutan, Proverbs 17:17. Meron tayong tunay na kaibigan na talagang maaasahan kahit kailan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Amen. 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 Proverbs 17:17. Meron tayong tunay na kaibigan na laging maaasahan. Subok na matibay, subok na matatag kahit kailan. Ano man ang pangangailangan mo, pera, tutulungan ka ni Kristo. Sakit, pagagalingin ka ni Kristo. Kailangan mo ng himala, gagawa si Kristo ng himala. And listen very carefully. Ang Diyos si Kristo, sa pamamagitan ng Holy Spirit, lahat ng problema, pagsubok, laban ng buhay, huwag mong takasan. Harapin mo. Isumbong mong lahat kay Kristo. Yes. Lord, ang tatay ko, ang kulit niyan. Sumbong mo. Lord, yung nanay ko, mabait siyan. Sumbong mo. Lord, si ganito, si ganyan. Sumbong mo sa Lord. Lahat ng problema, lahat ng pagsubok, lahat ng laban ng buhay, lahat ng nararamdaman mo, sabihin mo sa Kanya. At ang Holy Spirit ipapadala niya sa iyo, papayapahin ka niya. Kung may sakit ka, pagagalingin ka niya. Gagawa ka niya ng himala. Kung wala kang pera, gagawa siya ng paraan para magkapera ka. Ano man ang problema, pagsubok laban ng buhay, tutulungan ka niya. Amen po ba? Amen. Kahit nasa malayo ang pinapag-pray mo, Jesus is not limited by time, distance, and even space. Kaya niya mabuti niya. Alam mo, meron akong pinapag-pray na kung titingnan ko, dito na po ako magwawakas ha, i-ready na yung mga awit na manunugtog natin.
Kuntiti lang po, napakahirap masagot. Yung pananampalataya ko nandun, pero yung aking isip, bumibigay. That's true. Di ba ganyan tayong lahat? Di ba? Pag Kristiyano ka, alam mo salita ng Diyos, ipinaglalaban mo, di ba? Hindi, totoo yan, totoo yan. May peto ko, may pag-asa ako. Pero, tingin po kayo sa akin, magbabakas na po ako. Pero sa nakikita mo, malayo eh. Sa mga narinig mo, nararamdaman mo, malayo, tama? Hello? Totoo! Lalo na kung Kristiyano ka, magagawa ka na ng mga marotay, pinapangaral mo yung tama. Yes. Sabi nga ni Don Moen eh, no? He knows the word of God. Pero nung ang kanyang mga mahal sa buhay, na aksidente, namatay sa aksidente, sabi niya, lahat na yata, lahat ng alam niyang verse, nagbagsakan ito. Nalimutan niya lahat ng verse. But despite of all these things, naka-create pa rin siya, he still wrote a song. At ano yung kanta ngayon? God is good all the time. To the darkness now, and his light will shine. Dark, God is good. Nakikinig po pa tayo. At ako mismo personal, nangangaral ako eh. Kristiyano ako. May pinapagpray ako. Pero kung titingin ako in the natural, ang layo. Tama? Di ba ganyan tingin kayo? Hello? Kasi ano? Parang taliwas. Pinapagpray mo yung taong ito, mabago, lalo lumalala. Totoo! Pinapagpray mo yung mga pangyayaring masolve, lalo tumitindi ang problema. Tapos nadadagdagan pa ng another problema, tama? At habang iniisip ko, pinapag-pray ko isang bagay na parang ang hirap masolve, nagpatugtog ako ng worship song. Kasi ang ginagawa ko, para mapanatag yung isip ko, nagpatugtog ako ng worship song. At para matrigger ako na makapag-pray ng malalim, nagpatugtog ako ng worship song. Alam mo, tumugtog yung kantang ano, I have made you too small in my eyes. Sabi ko, ano, oh Lord, forgive me. Minsan kasi, at tinitingnan na natin yung problema na. At habang tinitingnan natin ang problema, lalong lumalaki ang problema. Tama. Amen. At ang tingin natin sa Diyos, lumiliit na. Hello? Hello? Nakikinig pa ba tayo? Brethren, huwag mong tingnan yung problema. Ang tingnan mo siya. Ganang mang katindi ang problema, lulutasin niya. Amen. Palakpakan natin sa iyo. Dahil si Kristo ang tunay at totoong kaibigan. Amen? Amen. Siya ang pinakamatalik nating kaibigan. You can talk to Him. You can speak to Him. You can have conversation with Him. Sabi mo siya. No? Hindi mo na kailangan siya i-text, i-PM, mag-post. Hindi na. Hindi mo siya kailangan ay Bluetooth or mag-share it. Hindi na. Yung mga hinakan ng FB Messenger kasi kung ano pa man, kausapin mo lang siya. Direkta. Parang si Pablo, kaya min si Pedro. Nung si Pedro nahuhulog na. Kasi, ano niya siya, manunod siya. Anong si Pedro, hindi naman nag-rosary. Abagin mo ba rin, napupuno ka ng rasya pag hindi siya sumasayo? Hindi. Ito lang sabi niya, Lord, help me. Huwag ka rin naman mag-iisip ng mga negatibo. Sabi mo, paalam. Huwag ka naman. Yung tao pa ba rito? And if you will kill yourself, and that is a murder, and you will go to hell. You will not find peace because you will go to hell. If you will murder a person, then you will go to hell. If you will murder yourself, then you will go to hell. Akala mo, ano na, katapusan na ng problema mo? Lalong lalala ang problema mo. Iniklian mo na yung buhay mo, tuwan-tuwa pa si Satanas sa'yo. Nasusunugin ka sa impyerno. Amen. May tao pa ba? Amen. Brethren,
anuman gaano man kalaki ang problema pag subok laban ng buhay, kayang lutasin ng Diyos yan. Amen? Sapagkat tayo ay merong tunay na matalik na kaibigan. Dahil lahat ay tumayo. Habang dahil lahat ay nakatayo, yung mga sumigit. Huwag natin kausapin, kalibat ka, hindi ko tatarapan. Sige, sabihin mo sa Diyos ang problema mo. Tama. Ang mga pagsubok laban ng buhay na dinadaanan mo. Lahat ng mga magaganda mong pangarap, sabihin mo sa Kanya. Isumbong mo sa Diyos. Kung may nagkulang, may nagkasala sa iyo, may nang hindi naging tapas sa iyo, isumbong mo kay Lord. Come on. Sabihin. At kung meron kang magandang pangarap, o meron ka isang desisyon na malali, huwag kang padalos-dalos, ipakonfirm mo sa Kanya. Seek good counsel. Seek good advice. Seek the prayer of elders. Seek the prayer of good friends, righteous friends. As for nothing in this world can satisfy me. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. Ano yung pag-alala ng 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 pag
pinagat na mga kaibig ko ngayon. Pinano ng gusto. Marami na ko lang ang lugar na ito. Marami na ko lang ang babae. Pero ang gusto hindi magkakulat ng dami yan. The presence of the Lord. Will not lack anything. Will satisfy you. Will fill you. Will answer your prayer. Will grant your good desires and your good dreams. Fulfilling your good dreams, you will also be a good friend to your friends, your loved ones and relatives, especially those who are longing
silang balalayo at silang talagang mahirapan na sasaktan ang lagi at nangangailangan ng kalinga. Nangangailangan ng kaligtasan. Kahit hindi natin kakalawalo, magiging mabuting kaibigan tayo sa amin. At doon po namin nakakalimutang ipanalangin ang mga magigiting at sundalong dumalaban para sa aming bayan, iligtasin sila. Ang mga naiipis sa bakbakan, iligtasin sila. Ang mga sibulyan, ordinaryong tao, mga nasa evacuation center, lalo ng matatanda at mga bata, tulungan niyo sila. Ang aming mga pinuno sa aming bayan ito, Panginoon, bigyan niyo ng pusong makabayan at makadiyos. Makapag-isip at makapagtama at makapag-desisyonawa ng tama para sa tagumpay ng aming bayan. Iligtas mo rin sila at gawin niyo silang instrumento ng kaligtasan ng aming bayan. Mariklaim Marawi. Mariklaim Mindanao for Jesus. We declare that Marawi belongs to you. We declare that Mindanao, the Philippines, belongs to you, Jesus. We declare that Marawi, Mindanao, and the Philippine Islands and the Philippines, Lord, is your kingdom, a kingdom of Jesus. And we declare that this nation have a destiny cross. We rebuke the devil sa Marawi. We rebuke the devil sa Mindanao. Sa mga ISIS, sa mga multi-group na ito, sa mga terrorist na ito, get out the spirit of killings, the spirit of hatred, get out in Jesus' name. Father, will it lose humility? Will it lose love, Father God, and forgiveness? Panginoon, basitahin niyo po sila kung paano nagpakilala ka sa amin in a biblical, in a deeper way. Ganun din po ang gawin niya sa multi-group, sa mga ISIS nito, sa mga terorista. Lahat po, Ama, ng mga, pati mga NPA, Panginoon, dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, silang mga suicide bomber, silang mga pumapatay at nagpapatay ng kanilang sarili. Magpakilala ka sa kanila, Jesus. Hindi namin tinitingnan kung gano'n sila kasama. Hindi namin tinitingnan kung gano'n sila kahirap maligtas. Ang alam namin, makapangyarihan ka. Kung paano hindi namin tinignan ang mga problema, pagsubok, laban ng buhay, sakit, karamdaman namin, tinignan namin, kaya mo, nalutasin ang aming problema, pagsubok, laban ng buhay, kaya mo, bigyan kami ng kagalingan at imala. Kung paano hindi namin tinignan ang palalang palala at pasama ng pasama ng mga pangyayari at mga buhay ng mga taong pinapanalangin namin, ang tinignan namin ay ang kapangyarihan mo. Ganun din po ang mga marami ang Mindanao. Ang mga NPA, mga terorista, ang mga ISIS, ang mga ISIS, mga mauti group, Panginoon, ang tinitingnan namin ang iyong magagawa. Salamat po, Diyos. Simula pa lang ito ng gawain. Nagliging po ang mga wala rito. Dahil na po sila. Sapagkat hindi sila mabibigo. Unang araw pa lang ninyo kami binigo. Mas nalilat ang gagawin niyo sa mga darating na mga anak. Mga kapatid, mga minamahal, magpasalamat tayo sa Diyos. Magaling ka na. Ginawa ka na ng Diyos ang ibala. Dakilang bagay na ang ginawa sa inyong Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to us. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for our liberty. You send your Holy Ghost within that we may praise your holy name. Thank you, Lord. Sing it again. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For your love to us. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for our liberty.
within that we may praise your holy name. Anniversary natin ng program ito ang sabi ng Panginoon sa radio at television. So, kung hindi ito bayad, no? Kung dakilang bagay ang ginawa sa iyo ng Diyos at nais mong tumulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, lalo pang gamaganap ang pangarap ng salita ng Diyos sa radio, sa television, at tumulong sa anniversary, malapit na. No? At ikalat natin ang DVD, ang mga tracks, at patuloy na maikalat natin salitaan niyo sa amagitan ng mga kapatirang umahayod na nangarap buong Pilipino sa buong mundo. Ano mang kaparaanan ng Lord para ipangasalitaan ng Diyos ay gawin mo. No? Ipadala mo ang iyong kaloob pinansyal. No? Ini-announce pagkatapos ng ating programa at o bago magtapos ang ating programa sa screen, no? Ay pinapakita kung paano mo may pagkakaloob.
ang dapat na ipagkaloob mo. At sa ating Facebook, i-like mo, i-share mo, i-follow mo, Kingdom of Jesus Fellowship International, ang ating fanpage. Kingdom of Jesus Fellowship International. Glory to God. So tayong lahat ay magkaloob pansamantala. Ibigay po natin yung pinakadabas natin at habang tayo nagkakalap, ibibigay ko babalik ng Panginoon yan, subsigliglig ko mga pa, walang sokatikalag yan. Amen po ba? Nagpapasalamat po ako sa ginawa ni Lord nung nakaraang camp po. Madami po siyang ginago sa akin eh. Ni Lord, kasi dati po, pasaway po ako kay Tita L, then lagi po akong umalis ng bahay na hindi nagpapaalam sa kanya. Simula po nung nakilala ko si Lord, binago niya na po ako nun. So, thank you po kay Lord kasi lagi po siya nandyan para baguhin ako. Yun lang po at maraming salamat. Binago niya ako na talagang nag-overflow yung pagbabago niya sa akin kasi simula noon nawala yung dating mga kinagawian ko na pasaway nga ako, ganun, ang kulit. Tapos, di sumusunod sa utos, yun lang. Tapos, salamat ko. Yung family camp, sayang po hindi po kayo nakadalo. Yung ginawa po sa akin ni Lord na nakaka-bless po doon yung pero yung una, yung alam niyo naman po yung devil na dinadaya tayo. Yung una, na-stress ako dahil ang daming parang tawag dito yung problema sa kasi kasama ko yung asawa ko noon. Eh siya hindi siya sanay sa init. Namaga yung lalamunan niya. Tapos nilalagnat siya. Ang dami niyang ayaw niyang kainin. Tapos syempre mag-aasikaso ako sa church, tapos asikasuhin ko siya. Parang nai-stress ako, tapos natanong ka, Lord, ba't ganito? Nagpunta ako rito para, para sa family camp, para sa presensya nyo, ma-bless sa presensya nyo, ma-calm yung, namin, yung utak namin, mawala yung problema. Pero bakit ganito? Tapos, ayun, yung tama-tama nakausap ko yung likod ng Diyos na sabi ko ganito problema ni ng asawa ko. Tapos, sabi niya, pakainin mo ng salita ng Diyos. Sabi niya ganon, kasi ayaw niyang kumain eh. Tapos, ayun, nilet go ko siya kay Lord, pinag-pray ko siya na, yun, na umokay siya. Tapos, attend siya ng attend ng ng gawain, hindi siya lumiliban. Tapos, yung pumili ako ng gamot, pero ilang piraso lang eh. Pero yung kalagitan ng family camp, yung pangalawang araw na, gumawa ng himala si Lord sa buhay niya. Nawala yung lagnat niya, nawala yung sakit na sa lalamunan. Na-bless ako kay Lord kasi yung stress ko, nawala. As in, yung parang kumakain na siya ng konti-konti kasi mahirap kumain kapag masakit ang lalamunan. Kaya sobrang blessed ako kay Lord at tiwala ako sa kanya na pagagalingin niya yung asawa ko. At hindi siya papayag na dayain ako ng devil na may stress ako doon. Kaya ayun, pinagpapasalamat ko kay Lord. At don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part?
come on everybody. Joy in the Holy Ghost, righteousness, peace, and joy in